Hello everyone! Another luto serye for today's video. Baka nagtataka kayo mga mare kung bakit ganito lagi ang mga video ko. Ito lang din naman kasi ang mga ganap namin sa araw-araw. Maghatid at magsundo sa aming anak na kapatid ko at itong aking pagluluto. Hindi kami umaalis tulad ng pamamasyal dahil di afford ng budget ko. Charis. Pero honestly speaking mga mare ay totoo po yun. Siguro kapag may extra money ay pwede. Pero sinasabi ko kay Avery at sa pamangkin ko na yung igagastos namin sa pagmumol ay maaari pa namin magamit kung may emergency kami dito sa bahay na pagkakagastusan. At yun ay naiintindihan naman nila. Pasalamat na lang ako at mabait ang anak ko at ang pamangkin ko. Kontento na sila sa Netflix at YouTube. Charot. Makanood lang ng TV ang anak ko ay masaya na, pati yung pamangkin ko. Naku po at napakwento na naman ako. O siya, balik ako dito sa aking lulutuin. Ayan nga pala ang mga rekado sa aking naisip na lutuin ngayon. Ito nga at nagpainit na ako ng kawali at naglagay ako ng konting mantika. Bale, naglagay din pala ako dito ng butter. Una ko munang igigisa itong luya, sunod naman itong bawang. Pagkatapos, inilagay ko na rin itong sibuyas. Igigisa ko lang sila maigi mga mare. Pagkatapos, inilagay ko na rin itong baboy. Hinalo-halo ko lang ito mga mare hanggang sa mahilo at mamutla itong baboy. Chor. Pagkatapos ko nga hiluhin itong baboy, maglalagay na rin ako ng tubig. Sabay tatakpan ko lang ito at hihintayin kong kumulo. After ko nga ito pakuluan, ilalagay ko naman itong mga kalabasa. At syempre, hinalo-halo ko lang ito mga mare, sabay maglalagay na rin ako ng mga pangpalasa. Una ko nga inilagay itong pepper. Sunod naman itong seasoning powder. Bale, maglalagay rin ako dito ng asin. Hinalo-halo ko lang ito, sabay ilalagay ko na rin itong Coco Mama coconut milk. Hinalo-halo ko lang ulit ito mga mare, sabay tatakpan ko at hihintayin ko ulit kumulo. Ayan nga at kumukulo na, ilalagay ko naman itong bagoong. Hinalo-halo ko lang, sabay hahayaan ko lang ulit itong kumulo. After ko nga ito pakuluan mga mare, tsaka ko lang inilagay itong ceiling green. Huli ko na itong inilagay para hindi siya masyadong umanghang dahil nga may dalawa kaming batang kasamang kakain. Ayan nga at konting halo pa at matiyak kong malambot na itong kalabasa, tapos na rin akong magluto. Ito nga pala ang aking version ng Pork Bicol Express with kalabasa mga mare. Kalabasa po ang inilagay ko dito mga mare sa aking Bicol Express dahil kinakain po ito ng aking anak at pamangkin ko. Nagluluto po ako ngayon mga mare ng ulam na may kasamang gulay dahil sinusubukan kong pakainin ng iba't ibang gulay yung pihikan kong anak. Kumakain naman po siya ng gulay, ang kaso po ay pili lamang. Ito nga, tatlo lang ulit kami nila mother at ng kapatid ko ang kumakain dahil nga ang mga bata ay nasa school. O siya, kain na po tayo mga mare. Yun lang.